Hello mga mommies, Mommy Kim here. So in today's video, pag-uusapan naman natin yung CS pregnancy journey ko. So if you guys are interested, just keep on watching. Hello mga mommies, so in today's video, i-share ko sa inyo yung aking cesarean section pregnancy journey. Kung paano ako naging cesarean, kung bakit ako na CS, ano yung reason, and yung mga nangyari sa akin during my CS pregnancy journey. Year 2017, nung na-pregnant ako sa aking third baby, so yung pregnancy na yun, planned pregnancy yun. Kasi syempre, di ba, kahit naplanado yung pregnancy mo, minsan hindi ka fertile, so hindi nabubuo, di ba? So, nung time na yun, na kahit naplanado yung pregnancy ko na yun, naghintay pa din ako ng signs and symptoms na pregnant nga ako nung time na yun. So, ayun. So, dumating yung time nga, delayed ako sa aking monthly period. Hindi na ako nag-pregnancy test, mga mommies. Kasi, syempre, diba, planado nga namin yun. So, hindi na namin kailangan mag-pregnancy test pa. And, nung time na yun, nagpa-check up na lang ako dun sa aking OB, which is yung OB ko pa rin dun sa aking first and second baby. Noong time na yun kasi mga mommies, hindi ko pa alam na masi-CS ako. Kaya dun pa rin ako nagpapa-check up regularly. Dumating yung time na sa first trimester, nagkaroon ako ng morning sickness, as in super morning sickness talaga, to the highest level ng morning sickness ko. Basta super selan nung pagbubuntis ko nung time na yun. Kasi lagi akong nagsusuka, tapos lagi akong nahihilo. Minsan yun nga, nagko-collapse din ako, nahihimatay ako. Siguro once or twice lang din ako nag-blackout. Pero yung pagsusok ako, talagang halos everyday. Parang pagkatapos ko laging kumain, nagsusuka ako. Or before ako kumain, nagsusuka ako. Basta once na malamanan na yung tiyan ko, yun, maya-maya, magsusuka na ako. Punta na ako sa bathroom para mag-blow, ganun. Wala akong ganang kumain. Tapos, super sensitive nung sense of smell ko, yung pang-amoy ko. Gusto ko, odorless, mga ganun. Ganung level. Yun, gusto ko odorless lang lahat. Kapag may naamoy na akong, kahit na anong amoy, ang bilis kong mahilo. Tapos, mamaya, para akong nasusuka. Alam niyo yun, yung feeling na ganun, na parang masusuka ka. Na parang, umaakyat lahat yung bumabaliktad yung sikmura mo. Tapos, gusto mong mag soka. Ganun yung feeling na ko, Diyos ko, napakahirap. Ganun pa rin yung routine ko na nakakapagpuyat ako. Nag-work pa rin ako as an event stylist noong time na yon, noong first and second trimester. Still working pa din ako. Talagang hands-on ako sa events namin. So, nagsiset up din ako. Ganun. Tapos, nagbibake pa din ako noong time na yon. Actually, yung ganung pakiramdam ko is umabot hanggang before ako halos manganak. So, mga siguro umabot ng mga third trimester, early part ng third trimester, ganun pa rin yung pakiramdam ko. Pagigising ako sa morning, di ba, magbe-breakfast ako. Maya-maya, pagkatapos ko mag-breakfast, ayan na yung pakiramdam na para akong masusuka. Tapos yun nga, talagang alam nyo yun, halos lahat ng kinakain ko, lahat ng ini-intake ko, nilalabas ko rin, sinusuka ko lang din kasi ganun yung pakiramdam. Kahit nalabanan ko or pinipigilan ko, ganun pa rin talaga, as in ko hindi ko caring pigilan. Talagang nagbo-blow at nagbo-blow talaga ako nung pregnancy ko na yun. Super selan. Ayun, pero ano naman, nagtitake naman ako ng vitamins ko everyday. Kung ano yung nireseta ng ubi ko, tinitake ko naman. Tapos, kumakain din ako ng healthy foods. Inisip ko na lang na kailangan kong kumain kahit nawala akong gana. Kasi parang alam yun, nawawalan ako ng appetite nun dahil nga sa nagsusuka ako, kung ano yung kinakain ko, tapos yung naaamoy ko, parang nawawalan ako ng gana kumain. Kahit napaborito ko yung nakahain, alam niyo yun. So, inisip ko na lang, para na lang sa baby ko, para na lang sa akin, para maging healthy ako, and maging healthy yung baby ko, pipilitin ko kumain kahit na magsuka ako. At least, meron pa rin kahit papanong pumapasok sa aking nutrients para makuha ni baby. So, yun na lang yung iniisip ko nung time na yon. And then, nagkaroon ako ng spotting nung first and second trimester ko. Kasi nga, di ba, nag-work pa ako. Siguro, over-fatigue. Eh, kasi, dire-diretso rin yung events namin nung time na yon. Parang sobrang na-stress ako. Tapos, over-fatigue. Kaya, siguro, nag-spotting ako, sabi ng OB ko. Kaya, pinag-bedrest niya ako. Pinag-take din ako ng pampakapit sa baby. And then, nagpa-ultrasound ako ng 3D, 4D ultrasound. And yun, mga 6 months pa lang, nakita ko na yung gender.
Tapos ayun na nga, nalaman namin yung gender and nagpa baby shower pa kami, tapos nagpa gender reveal pa kami, ganyan. Tapos after nun, yun nga, spotting na ako. Siguro middle or later part ng second trimester, nag-spotting ulit ako. Mas madaming spotting yung lumabas sa akin. Pinag-bedrest ako ng ubi ko ng 2 to 3 weeks, parang ganun. Tapos, pinag-take ako ng pampakapit ulit kay baby. Talagang bedrest ako, pero syempre tumatayo din naman ako kapag syempre kailangan kong kumain, kailangan kong mag-bathroom, ganyan. Pero pag bedrest naman, not totally naman na 24 hours na sa higaan ka lang, hindi naman yun. Ibig sabihin nun, kailangan lang ng more of rest, pati mind mo, napapahinga mo, yung katawan mo, napapahinga mo, ganun. So, yun yung ginawa ko. And, syempre, ayoko naman na mapahamak si baby, diba? Pacheck up ako sa ubi ko, diba? Then yun, inaiiyak ko. So, noon time na yun, nung inaiiyak ko, sabi niya sa akin, yung position ng baby ko is, instead na yung ulo niya, nandun sa may labasan ng sa birth canal, doon sa may puerta, hindi siya doon nakaposition. Kumbaga, naka parang bridge position siya. It's either parang yung katawan niya, yung, hindi ko na kasi matandaan kung yung katawan niya yung nakaharang doon sa may birth canal or yung mismong paa niya, yun nandun sa may birth canal or yung labasan ng baby, nandun nakaposition. So, yung time na yun, it's, ano na ako, nun 7 months. Doon ko nalaman nga na ganun yung position ni baby. Tapos, syempre, nag-worry na ako noon. Tinanong ko yung OB ko kung mag-change pa ng position yung baby. Ganyan, sabi naman ng OB ko, yes, meron pang possibility na mag-change and umikot pa yung baby sa loob ng tiyan ko. So, hindi naman ako masyadong nabahala nung time na yun kasi nagbigay naman sa akin ng word yung OB ko na yun nga, may possibility pa na mag-change siya ng position. And then, third trimester, ayun, tapos 'di ba pag third trimester medyo napapadalas na yung ano, yung check up sa OB, 'di ba? Halos parang every week na. And then nagpa-check up ako ulit sa kanya. Sabi niya sa akin, siguro mga 37 weeks going to 38 weeks. Sabi niya sa akin, okay ba sa iyo na masi-CS ka? Kasi tataka lang siya, bakit kasi 'di ba dalawa yung magkasunod kung yung first and second baby ko na siya yung OB. Normal kasi ako, normal delivery kasi ako noon. So nagtataka siya this time, bakit biglang ganun nung pag-IE niya sa akin kasi 'di ba every check up ina-IE. So para ma-check na yung position ni baby, kung ilan na yung kung ilang cm ka na, parang sobrang kinabahan na ako noon kasi sabi niya sa akin may possibility na ma-CS ka. Open ka ba for ano for CS kung sakali? So, syempre parang medyo kinabahan na ako, natakot na ako kasi syempre 'di ba major surgery 'yun na gagawin. Natakot ako dun sa epidural kasi yung nakikita ko na injection na tuturukan ka sa may spinal cord mo, di ba? Basta, parang kinabahan ako nun. Tapos sabi ko, parang ano, parang in denial pa rin ako nung time na yun. Tanong ako ng tanong sa kanya, may chance pa ba na, ano, na umikot si baby, na mag-change ng position do, kahit na 7 months na ako, or mag-8 months na ako, ganyan. Yun, sabi niya kasi, usually settle na kasi yung position ng baby kapag ka nasa 36 weeks na. So, yun. So, parang kinabahan ako kasi more than 36 weeks na ako nung time na yun. So, ako, parang in denial pa rin ako na gusto ko pa rin na maging normal delivery. At the same time kasi, mas mura ko kapag normal delivery, diba? So, parang mas malaki yung matitipid ko kung mano-normal delivery pa rin ako. At the same time, hindi ako kailangan hiwain, diba? Para mailabas si baby. So, ayun. So, parang talagang sobrang nagpe-pray pa rin ako na sana mag-change pa ng position si baby, magkaroon ng miracle ng time na yun. Parang nagkaroon ako ng anxiety ng time na yun. Kasi syempre, diba, parang nadidepress ako, parang nalulungkot ako, parang ako kinakamahalo-halo na mixed emotions na nung time na yun. The following week, check up ulit, tapos IE ulit. At tapos inanan niya ako, pina-ultrasound niya ako dun sa clinic nila para lang maging sure and para mapanatag yung loob ko kung masisiyas ba ako o manonormal ako, ganyan. So, kaya pinaano niya ako ng second ultrasound. Pero nung time na yun, ng second ultrasound, hindi yung 3D and 4D. So, yun yung normal ultrasound lang. Tapos yun nga, sabi sa akin, yung OB ko na masi-CS ako, tapos i-refer niya ako dun sa partner niya sa isang private hospital. And na magaling na OB din, pero expert siya for CS delivery. So, ayun. Kasi siya, hindi siya for normal delivery lang siya. And, syempre, di ba, pag lying in clinic, walang mga
equipment for CS. So, ayun. Kinabahan ako nung time na yun. Sobrang mixed emotions kasi first time kong masi-CS dahil nga sa placenta previa ko. So, pag sinabing placenta previa, kasi nakaharang yung placenta ko dun sa ulo niya, which is dapat yung placenta nasa ibang position. So, dapat yung ulo ng baby yung nakaposition dun sa birth canal or dun sa puerta kung saan lalabas si baby. So, yun yung naging problema. Kaya ako na CS kasi kapag daw nauna yung placenta, delikado si baby. At the same time, syempre, ako. So, yun. Kaya, syempre, gusto kong makasurvive. Gusto kong mabuhay yung baby namin. So, parang yung takot ko nung time na yun, hindi ko na inintindi. Alam nyo yun, yung, sige, go lang para at least maging safe yung delivery ko, pati ni baby. So, kahit na sobrang takot at kabay yung nararamdaman ko nung time na yun, sobra akong anxious. Kasi hindi ko alam kung ano yung magiging pakiramdam ko. Inisip ko na lang na sige, para lang kay baby, para mabuhay siya, para maging safe yung delivery ko, para maging safe siya, i-go na sa CS kahit na medyo pricey, diba? Para lang makasurvive si baby. So, ayun. Isang beses lang ako nakapagpa-check up dun sa OB ko na magsi-CS sa akin. Schedule na agad ako for CS. So, hindi ako na emergency CS kasi hindi ako nag-labor. And ayoko nang hintayin na mag-labor pa ako. As long as full term na si baby, tapos okay na siya, kaya niya nang mag-survive. Pag nilabas siya sa tiyan ko, pwede na, sabi ng OB ko. So, ayun. So, 39 weeks, naka-schedule ako for CS. So, pag-schedule CS ka, mayroon kang chance na mamili ng date, ganyan, kung anong date yung gusto mong birthday ni baby, ganun. So, yun yung isang maganda sa CS. And then, 8 hours prior ng arrival time ko sa hospital, diet ako. So, no solid foods. Parang clear liquid lang yung kailangan mong inumin. So, ang ginawa sa akin na OB ko noon, before my operation, is pinag-diet niya ako ng 8 hours diet. So, kumain na ako before 12 midnight, tapos uminom na rin ako. And, pwede ka namang uminom ng water lang prior to your surgery. Pwede ka uminom ng water. Pero juice, coke, kahit na anong may kulay na liquid, hindi pwede. And wala rin solid food. Syempre, di ba, ang lola mo parang hinang-hina. Noon, nakaschedule ako ng 8 a.m. yung surgery ko, yung CS ko. And then, 6 a.m. dapat nandun ako sa hospital. Pagdating ko sa hospital, sa emergency room, binipi ako. Tapos, kinuhanan ako ng weight ko. Tapos, nag-sign ako ng waiver. Tapos, nag-fill up ako ng form. Ganyan. Tapos, pinapili ako ng room. And then, pinagtanggal ako ng mga jewelries, pinagsuot ako ng lab gown, pinagtanggal ako ng underpants, undergarments, ganyan. Swenerohan ako, tapos pinaupo ako sa wheelchair, and then dinala na ako sa OR, sa operating room. So, pagdating ko sa operating room, syempre, bago talaga ako, di ba? So, kasama ko si Daddy Dennis hanggang operating room. Bawal din ako sleeper, so pinag-apak ako. Pasok ko ng operating room, pinahiga ako doon. Tapos, yung operating room noon is naka-tiles yung sa right side ko. And doon nandun makikita mo yung kung saan ka ooperahan. Tapos, meron din namang parang drape sa baba ng boobsy mo yun. Simula doon, yung harang. Kasi nga, yung chan mo, diba? Para hindi mo makita yung gagawing operation sa'yo. Pinarelax ako. Tapos, chinika-chika ako ng mga nurse, ng anesthesiologist, yung OB ko. Chinichika-chika ako yung para ma-relax ako. Kasi syempre, alam nung ubi ko nakabado kasi first time ko masi-CS. Tapos parang swenerohan din ako noon kasi nung time na yon parang dalawa yung nilagay sa akin. Isa yata dito, tapos isa yata dito. After noon, ayun na, naririnig-rinig ko yung mga equipment, ganyan. Tapos, pina-side view na ako. Tapos, pina-curvulate yung katawan ko. Hinahabang chinichika-chika ako nung anesthesiologist and nung ibang nurse. Tapos, di yun na, may naramdaman akong malamig sa likod ko. Yung pala, siguro, betadine or alcohol, pinuna siguro sa likod ko. Tapos, yun na. Una, may konting naramdaman ako na konting-konti kasi syempre yung pagtusok sa'yo ng injection. Doon lang, yun lang yung naramdaman ko. After noon, siguro wala pang ilang seconds, tapos na. Tapos yun, pinahiga na ako ulit. Maya-maya talagang parang nagnanumb na o nawawalan na ako ng pakiramdam sa lower extremities ko. So, from doon sa chan ko, pababa, hanggang doon sa may paa ko. Pero yung kamay ko, tapos yung upper extremities ko,
meron nararamdaman. Tapos, gising pa ako nung time na yun. Maya-maya, parang nararamdaman ko, tinutusok-tusok yung chan ko. Chine-check nila kung ano, kung may nararamdaman pa ba ako or what. Kasi nga, diba, anesthesia yung epidural para wala kang maramdaman during the procedure ng surgery. Yun nga, naging successful naman yung CS delivery ko kasi wala akong naramdaman. Pero, kung nararamdaman ko na umuunga ako. Tapos, ito pa yung nakakatawang part doon, mga mamis. Nung time na yun na ginagawa nila yung procedure sa akin, yung tiles kasi, naka-tiles kasi yung right side. So, yung reflection, di ba? Siyempre, may ilaw dun sa part ng ano operating room, di ba? So, nung time na yun, napatingin ako dun sa right side ko, which is may tiles nga dun. Siyempre, yung reflection nila, noobi ko, yung mga nurses, ganyan. Nakikita ko kung anong ginagawa nila sa akin. Anong ginawa ko? Siyempre, nakadagdag ka ba yun sa akin, di ba? So, ewan ko ba't hindi nila naisip yun. Nakakaloka dun sa hospital na yun. Sana hindi man lang nila, hindi nila ginawang tiles yun para hindi nakikita yung reflection dun, di ba? So, para saan pa yung drip dun? Kung nakikita mo yung reflection dun habang inooperahan ka. So, yun lang. Yun yung parang part na nakakatawa na ewan. Kaya ang ginawa ko, tumingin na ako sa left, kumikit na lang ako. Noong time na yun, tinatanong nila ako kung may nararamdaman ba ako. Una, sa may chan ko. Second, dun naman sa part ng legs. Hanggang umabot sa may paa ko na tinatest nila kung may nararamdaman akong sakit or what. Ngayon, sabi ko, wala. Noong time na yun, nilalabanan ko yung antok. Talagang as in. Tapos sabi sa akin ng anesthesiologist, okay lang po na makatulog, ganyan, gigisingin na lang kayo pagkatapos ng, pag nakalabas na si baby. So, syempre ako, bilang nanay, syempre gusto ko na makitang nilabas si baby, marinig yung iyak niya, pero ayun na naman, ko epic fail na naman. Kasi, mga mamis, hindi ko na naman narinig na umiyak si baby nung nilabas siya ng aking chan. Kaya nakakaloka. Ang ending, nakatulog ang lola niyo. Kasi nga pumikit ako dahil ayoko makita yung ginagawa sa akin. Procedure, kapag gising ka, matitempt ka tumingin doon sa right side mo na may tiles na nagre-reflect yung ginagawa nila sa'yo, di ba? So, ginawa ako, pumikit ako hanggang sa nakanap ako noon. Tapos, ginising nila ako. Pinakita na nila sa akin si Amara. Yun, lumabas na yung baby ko. Ang bilis lang talaga. Wala akong kahit na anong naramdamang sakit during the operation. Pero nararamdaman ko na umuuga ang ganun. Kasi, syempre, di ba, kailangan nilang i-open, i-stretch pa rin yung tummy mo para mailabas si baby. So, ayun. Naging successful naman yung CS operation na ginawa sa akin ng ubi ko. And super thankful ako sa kanya kasi super bait niya. Yun pa, before pa pala ng operation, nag-request ako sa kanya baka pwedeng i-video. Kaya lang sabi niya, hindi pwedeng i-video during the operation. Pwede lang picture. So, yun. And request ako sa kanya na baka pa pwede kuha na ng picture si baby during the operation, yung kung paano ako kinat. Eto, yan. Ito lang yung ma-share ko sa inyo pagkatapos. Aww. So, yan. Nasa tabi ko siya. Nirequest ko din sa ubi ko na breastfed ko agad yung baby ko and skin-to-skin contact kasi very important yun once na lumabas na sa womb mo si baby. Tapos, yun. Ipina-breastfeed lang sa akin. Tapos, kinuha na si baby. Tapos, dinala ako sa recovery room. Ganyan. Tapos, pinag-stay ako dun for about, siguro, 1 to 3 hours or 1 to 2 hours, parang ganun, hindi ko na maalala. Binigay ulit sa akin dun si Amara para ipa-breastfeed. Tapos, saka dinala sa nursery room. After 3 hours or 2 hours, dinala ako sa private room. Hindi pa ako masyado nakakaramdam ng pain noon time na yon after kong ilabas sa recovery room. Kasi parang feeling ko nandoon pa yung anesthesia sa katawan ko. Noong 2 or 3 ng hapon, yun dinala na dun si Amara, ni-request ko na kasi excited na akong makita siya. Tapos hindi pa ako agad pinakain. Hanggat walang order yung ubi ko na pwede na akong kumain, lumafang, walay pa, hindi pa pwede. Kaya kahit na tubig, hindi pa. So ayun, so hinintay ko muna magkaroon ng doctor's order o yung order ng ubi ko kung anong pwede kong kainin hanggang sa nun. Nag-order na siya ng McDo. Nagbigay na siya ng doctor's order na soft diet ako. Pwede lang ako sa soup, water, and noodles, mga ganyan lang. So, sobrang soft lang talaga. Parang mga siguro ako, 3 days ako sa hospital. And, ang order sa akin ng OB ko is kumilos-kilos ako. Umikot-ikot daw ako sa kama. Yung parang, hindi naman umikot-ikot talaga ako.
ako. Hindi naman gano'n. Kakaloka. Hindi yung iba-iba daw ako ng position sa bed. Yung sa side view daw ako. Pati haya, ganyan. Tapos side view at sa kabila, ganun. Parang iba-iba ng position para nang ma-otot ako. So, kailangan daw yun. Or kung kaya ko na daw piliting maglakad ng pakonti-konti or umupo. Ganyan. Kasi makakatulong daw yun pag-recover nung ating mga digestive organs. Kasi nga, di ba, na-stretch, tapos biglang nawala ng laman sa loob. Yung parang ganon, yung chan natin, di ba? So, yun yung order sa akin ng ubi ko. Kailangan ko daw maotot and umurna, mag-poop, ganyan. So, first day, second day, sobrang hirap ako. Talagang sobrang hirap. Yung pain, talagang hindi ko na maintindihan ko anong gagawin ko. Talagang naiiyak ako. Talagang nakakapigil-hili ngayon. Yung sakit, Diyos ko. Sa loob ng 3 days na yon, hindi ako pinakain ng ubi ko ng rice, ganyan. Talagang soft diet lang for 3 days. First day, hindi talaga ako makaikot, ganyan. Pero tinatry ko pa rin kasi pag nagpapa-breastfeed, di ba? Una, nung nagpapa-breastfeed ako, nakapatong lang siya dito sa dibdib ko para makapagpa-breastfeed ako, ganyan. Tapos, nung second day, tinatry ko ng pumihit kasi syempre, di ba, baka magkaroon naman ako ng bed sore, di ba, nakakaloka. Para iwas na rin sa ganun, di ba? Pero hindi ka naman agad magkakabed. Pero kaya lang, syempre, para makaiwas, di ba? So, yun, pinipilit ko na talagang tumagilid, pati sa magkabilang side, yun. Tapos, saka ako pinapapreastfeed si Amara. Try ko talaga. Kasi gusto ko na rin lumabas ng hospital. Gusto ko, hindi komportable sa hospital, di ba? Hindi ka tayo pag sa bahay, di ba? Tinatry kong pumihit, pihit, ganyan. Kahit na super sakit. Kasi super sakit. Tapos, third day ng morning, trinay ko na talaga umur na. Oh, nakautot na ako. Second day ng morning, ganyan, nakautot na ako nun. Kasi parang alam niyo, parang pigil, parang hindi mo alam kung na-anxious ka ba na pigilan kasi baka biglang bumuka yung tahi mo dyan sa chan mo, ganyan. Or na-anxious ako nun nung time na yon, kaya hindi rin ako maka-earn dahil nga natatakot ako baka pag-iri ko at TB, yung tubol, di ba, yung matigas na po. Pag-ire, baka biglang bumuka yung tali. So, yun yung nasa mindset ko nun. Kaya pa, natatakot ako over na nung time na yun. O-opera na naman ako, di ba? So, ganun. Yun yung takot po nun. Buti na lang talaga, kahit papano, malakas pa rin yung loob ko na. Kasi gusto ko na rin talaga umuwi. Dahil, Diyos ko, pag hindi ka pa umuwi, madadagdagan din yung bill mo dun sa hospital. Diyos ko, lalong tataas. Alo, kahit na health affiliated, di ba? So, yun. So, on the third day ng morning, napa-earn na rin ako sa wakas. Syempre, dahan-dahan akong iri. Hindi ko talaga full force. Tapos, hawak-hawak ko yung chan ko. Tapos, syempre, yung pag-upo mo. Tapos, yung pagtayo na i-stretch kasi yung chan mo. Kaya, inagad-agad kong mag-message dun sa ubi ko. Sabi ko. Kasi, everyday naman nag-rounds yung ubi ko. And, binibisita ako. So, kada bisita niya, nililinisan niya yung chine-check niya yung chan ko. Pinapress-press niya ganyan. Tinatanong niya kung may masakit ba. Nililinisan din niya. Pinapalitan niya ng bandage. Yung tahi ko. Tapos, yun nga, diba? Agad-agad kong message yung ubi ko. So, sabi ko, Dok, naka-earn na ako. Ganyan ba? Naka-otot na rin ako. Pwede na ba kung gumora bell sa bahay? So, ano ko talaga sa ubi ko kung pwede na ako umuwi. Sabi ko, pwede ko na bang ipaayos yung ganyan, yung discharge slip ko? Diba ako pa talaga nagde-decide din. Tapos, yun nga, hanggang sa nagpo-order na siya ng discharge slip, ganyan, pina-fill upan na, ganyan-ganyan, pina-asikaso na din sa husband ko yung mga dapat asikasuhin, yung mga dapat gawin kay baby na test during pag-stay namin sa hospital for 3 days, ginawa na rin. Pero na-discharge na, syempre happy-happy ang lola mo, diba? Tapos, yun, hanggang sa umuwi na kami and yung CS procedure na ginawa sa akin, sobrang worth it yung pain, yung morning sickness, yung binayad namin sa hospital. Lahat naman ng mga babies namin, lahat yun, lahat ng nangyari, sobrang worth it. Pero iba lang din kasi yung pakiramdam, kasi nga only girl. So yun, kahit na CS delivery tayo or normal delivery tayo, mga mommies, wala pa rin namang pinagkaiba yun kung ano yung mas mahirap. Ang importante is naging successful yung delivery natin sa mga babies natin and healthy and walang kahit na anong naging problema during your delivery procedure. So, that's it mga mamis, yung aking CS pregnancy journey na ma-share sa inyo. Sana meron kayong natutunan at nag-enjoy kayo. If you like this video, please don't forget to give this video a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel if you still haven't. And please don't forget to click the notification bell beside the subscribe button para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Yun lang mga mamis. See you in my next one. Bye! Don't forget to click the notification
application. Yun lang yung ma-share ko sa inyo na CS pregnancy